So 5 o'clock po, ngayon mag-start yung curfew dito sa Kuwait. So from 5 p.m. until 4 a.m. ng madaling araw. Kailangan within that time, walang lalabas kasi magkakaroon ng fine, which is 10,000 KB and 3 years imprisonment. So, it's exactly 5 o'clock in the afternoon. So, i-check natin sa labas kung sumunod ba or hindi yung mga tao. Kasi dito sa Kuwait, stricto sila ngayon dahil sa pagdami ng kaso ng coronavirus. So, may mga lumilibot na dito sa labas, I think, para i-check kung may mga tao pa. So, titignan natin. Ito lang ako sa bintana kasi hindi ako pwedeng lumabas. So ayan, kung makikita po natin dito from our room, merong manilay-nilay na isa na nandito pa sa labas. Pero siguro pauwi na rin. May iba na nakatambay pa. Nag-aabang siguro ng siren kung kailan nila maririnig yung hudyat na start na yung curfew. So, ayan. Halos wala nang makikitang dumadaan na sasakyan. Pero may mga tao pa rin sa labas. Ayan. But alam naman natin na ginawa ito ng Kuwait government para din sa safety ng mga citizens and expats dito sa Kuwait, para malinisin yung paglabas-labas nila kasi halos marami din hindi sumusunod sa law. So, madalas, gala pa rin ang gala. So, it's for our own safety rin naman. Makikita natin, halos wala na. Dito sa kabilang side, halos wala ng tao. Limited lang yung area na nakikita dito sa labas. So, as in, totally, mukhang wala na. Wala ng tao. Ayun, may isa pa. Pero nagmamadali na rin umuwi. Si Kuya, nagmamadali na siya. Ayun. So, sana para back to normal na ulit. Kasi dahil sa effect ng coronavirus sa Kuwait, marami rin mga nagsarang company, marami rin ang nawala ng trabaho. So sana maging okay na. So from God bless us all in Kuwait at sa anong parte ng mundo. So, ganito na lang po.
nakatira dito sa aking window. Bye.